Hello mga kabarya, welcome back sa OMG TV channel. Kung natatandaan nyo mga kabarya, dito sa 1 piso na big o serisal ay mayroon akong hinahanap. Dati pa yon, medyo matagal-tagal na rin yon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa kahit isa na nag-message sa akin na mayroon siyang barya na aking hinahanap. So ang baryang ito ay bibilhin ko ng 50,000 ang isang piraso. Pag mayroon kayo ay kontakin nyo lamang ako sa aking Facebook page, Coincidence. So doon kayo mag message para madali ko kayong ma-replyan. Okay? So kung anong klaseng barya yan mga kabarya, yan ay ating pag-usapan ngayon. Itong mga 1 piso. Ang baryang yan ay 1 piso. So alamin natin kung anong taon yung gusto kong mahanap talaga mga kabarya na kailangan ko sa aking koleksyon. Okay? So kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. So dahil sa ang baryang yan ay 1 piso, kaya ibigay ko na rin sa inyo lahat ang mga presyo ng mga barya na 1 piso mula sa Filipino series, saka Bagong Lipunan, Flora and Fauna, hanggang BSP at NGC. So alamin natin lahat yung mga pwede nating mapakilabangan na barya sa mga 1 piso. Okay? So ang una ay itong 1 piso natin na Bigo Sirisal mga kabarya ay meron na ring mga presyo dito na tumaas. So kaya ating alamin kung magkano na ang halaga nito ngayon sa online. Okay? So ang mga 1 piso natin mga kabarya, i-update lamang natin yung mga price dahilan nga wala namang bagong mga barya ngayon na ginawa. Kaya lahat ng mga detalye ay alam na natin. Wala namang mga barya na new variant. So pag sinabi kong merong new variant tapos walang bagong barya na ginawa, ang ibig sabihin yan ay hindi totoong new variant yan. So kaya ang gagawin natin ngayon ay i-update lamang itong mga price ng ating mga 1 piso mula Bigo Sirisal hanggang NGC. Okay, ito na. Yung ating 1972 na Philippine 1 piso coin, meron na rin siyang halaga ngayon na umabot na sa 3,000 pesos ang isang piraso. So mahal na ito mga kabarya kasi rare ang coin nito. At lalo pa kung ang 1 piso mo na Husserl ay error. So meron ako nakita dito na 1974 Husserl 1 piso old error coin. So ang kanyang halaga dito mga kabarya ay umabot na rin sa 5,000 pesos yung isang piraso. Samantalang ang collector price nito mga kabarya ay medyo mababa pa. So kung gusto nyo malaman yung mga collector price, panoorin nyo lamang sa Facebook. So maraming mga collector doon na bumibili at nagbibinta ng mga ganitong klaseng mga barya. Para malaman nyo kung magkano ang bintahan at magkano din ang collector price, so panoorin nyo lamang sa Facebook. Sa dami-daming mga nagko-comment sa ating video ay kadalasan puro 1 piso big Husserl yung kanilang mga tinatanong kung magkano ang halaga. So sa dami nyo mga kabarya, yung iba ay na-replyan ko, yung iba naman ay nilike ko lang yung mga tanong kasi pag marunong kang magbasa, basahin mo lamang doon sa mga ibang comment ay nasagot ko na yung mga tanong nyo. So ngayon ay uulitin na naman natin, ipapakita ko sa inyo ang mga price nitong ating mga big 1 piso na galing sa Numista. At yung price rin niya online na makikita natin sa video ay napakalaki ang mga halaga. Kaya isali ko rin mga kabarya para malaman nyo ang mga bintahan din sa online kung magkano ang kanyang price. Okay? Ang presyo ng ating 1 piso Sirsal, ito ay 1974 Philippines. So ito ay binabasi natin sa eBay. Pag sa eBay mga kabarya ay international yung kanyang price, kaya ang nakalagay dito ay dollar.
So ang isang peraso dito ay nagkahalaga siya ng $6.99. At ang price naman niya sa Namista, mga kabarya, itong 1972, meron siyang 121,821,000 ang mintage. Napakarami. Umabot sa 81% yung kanyang percentage. Ito ay gawa ng Denver. Ang kanyang halaga, mga kabarya, sa good condition ay 16 pesos. Sa very good condition naman, 21. Sa fine, 22. Very fine, 32. Extremely fine, 39. At almost uncirculated is 49. And yung uncirculated naman niya, mga kabarya, ay nasa 50 pesos yung isang piraso. So sa panahon ngayon ay imposible na yung uncirculated. Kaya yung inyong barya ay nasa good condition hanggang sa fine condition. Okay. Ngayon ay 1974, 65,002,178 ang kanyang mintage. 38% ang percentage. Ito ay gawa sa Denver, San Francisco Mints. Ang good condition niya ay 13, ang very good 13, fine 13. Very fine, 28, extremely fine, 28. Almost uncirculated is 38 and 45 naman yung uncirculated. So yun yung sabi ko, mga kabarya, ay mahirap na hanapin yung uncirculated sa mga ganitong klaseng mga barya sa panahon ngayon. At ang 1974 naman natin na prop, ito ay San Francisco Mint, minted in 1975. Ito ay hard to find, mga kabarya. So kung meron kayo, ay special ang kanyang price. 10,000 lamang yung mintage. Nasa 1.8% yung kanyang percentage. So pag meron kayong ganito, mga kabarya, ay special ang kanyang halaga. So pag-uusapan lamang natin yung kanyang price. At ito ay medyo malaki ang presyo kisa dito sa mga common na 1972 at saka 1974 na common condition. Okay? So ang price nito ngayon sa online, mga kabarya, ay medyo mataas na din. May ilang piraso dito, mga kabarya, na medyo mataas ang kanyang price sa online. So ito ay ibigay ko sa inyo. Tulad nitong 1972 and 1974 Serizal Piso Coin. Nasa 5,000 yung kanyang price. At ito pa isa, Jose Rizal 1 Piso 1974 Old Error Coin. So meron siyang error, 5,000 din yung kanyang halaga. At 1972 and 1974 Jose Rizal 1 Piso 1,500 yung kanyang price. At itong isang 1972 Philippine 1 Piso Coin, 3,000 din yung kanyang price. So medyo malaki na, mga kabarya, yung mga price online ng ganitong klaseng mga 1 Piso. At yung binibili ko dito, mga kabarya, tulad nga ng presyo sa Numista, nasa 16 pesos at saka 13 pesos lamang yung price ng 1972 at saka 1974. Ngunit sa collector nito, mga kabarya, ay nasa 20 pesos pababa hanggang 5 peso ang kuha nitong mga ganitong klaseng mga barya. So kung meron kayong ganito na marami, kontakin nyo lamang kami sa aming Facebook page or dito sa comment para pag-usapan natin ang iyong barya. So meron akong baryang hinahanap, mga kabarya, na 1 peso bigo si Rizal din. Yung paulit-ulit ko nang sinabi dito sa mga video ko, yung 1971. Ang kanyang likuran ay mayroong nakalagay na parang aklat ang kanyang logo. Then no limit ang hiri na aklat. So yun ay binibili namin sa mataas na halaga. Ang presyo noon ay almost 50,000 na. Hindi natin alam kung maganda yung barya mo ay 50,000 pataas. At kung luma na yung barya mo at medyo marami ng tama, so baka bumaba pa doon. So yan na, mga kabarya, yung hinahanap namin dito sa 1 peso, yung 1 peso na rare, yung 1971 na no limit ang hiri ang likuran.
Okay. Pero itong binigay ko sa inyo mga kabarya ay totoong presyo ng ating mga 1 peso big booster salt. So, naghanap ako ng error dito mga kabarya at isa lamang yung error na makikita natin dito sa 1 peso na booster salt. Yung booster salt na 1971 at ang kanyang likuran ay ano limitang here na libro. So, ang masasabi ko doon mga kabarya, error kasi talagang walang record no sa numista yung ganong klaseng piso. So, ibig sabihin, dalawa lang. Kung hindi altered version ang pisong yon ay error. So, yan. Sa ngayon, ang kanyang halaga ay napakalaki. So, binibili ito ng ating mga kolektor ng 50,000 pataas. So, di natin alam no kung hanggang saan yung pataas. Baka umabot pa sa 1 million yun. Pag meron kayong ganong klaseng piso, ay pwede nyong ipakita sa atin. So, meron naman tayong Facebook page. Padala nyo lang doon ang picture para makilates. So, yan ay binibili namin. Kung hindi ko naman kaya bilhin sa inyo mga kabarya ang presyo ng piso na ganon, ay bibigyan ko kayo ng buyer na can afford sa presyo na gusto nyo. So, yan muna yung maibigay ko sa inyo. At meron tayong ilang mga shoutout dito. Shoutout kay Rubilin Lopez from Sambuanga, Sibugay Province. So, maraming salamat sa lahat na ating mga taga-subaybay dyan sa Sambuanga, Sibugay. So, nasa Mindanao, no? Sobrang layo na ng Mindanao. So, nakarating pa rin tayo doon. Okay? So, shoutout dyan sa lahat na sa Sambuanga, Sibugay. Lalo na sa kay Rubilin Lopez, sa iyong buong pamilya. So, God bless. Okay? Shoutout din kay Cristobal Adina Buhangin. So, magandang araw dyan sa inyo at saka dyan sa lugar mo. Okay? Shoutout din kay Nelper Coins TV. Good luck sa iyong TV channel. Magandang araw dyan sa inyo. Okay? So, maraming salamat sa inyong pag-message. Laging pag-subaybay sa ating OMG TV channel. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede kayong mag-subscribe sa OMG TV channel para lagi kayong ma-update sa mga video na ating bagong upload. Okay, maraming salamat sa panonood at ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.